Pero alam niyo ko, bakit ako umatid talaga ng Bible study dati? Sabi kasi nila, may pagkain. At ayun yung naging dahilan na pag-attend ko nun. So, nauna nila, kasi may pagkain, ayan. Nung umating na ako, ayun, dun ko naiintindihan yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Diba tayo, may mga pamilya tayo, yung namulat na tayo sa ganun, diba? Pero hindi naman sa atin na-explain ng maayos. Tapos nung nag-Bible study ako, dun ko nakilala si Jesus Christ bilang tagapagintas ko. Nung nag-Bible study, yung pagtanggap bilang tagapagintas, kasi diba, yung mga kabataan ngayon, ang pagkakilala niya lang kay Jesus Christ, yun lang, ano siya, yun yung mukha niya, yun lang. Pero yung deep inside, hindi mo siya talaga kilala. Salamat sa Diyos, nakatim ako ng Bible study, pinakilala siya sa akin at nakita ko na, nasa kanya lang pwede naligtas ang tao, hindi dahil sa mabait ka. Meron na kasi talaga yung taong mabait, diba? Pero hindi ibig sabihin na maliligtas ka na. By grace of God lang yun. So, nung umatin ako ng Bible study, doon na nagsimula yun. Nung naintindihan ko na, yung nag-Bible study ako, naintindihan ko yung nilalaman ng Bible sa pamamagitan ng mga leaders na ginagamit ng Diyos. Nung, dati na wala pa akong balak mag-church, okay. Eh, gumraduate na ako ng fourth year. Iba pag-graduate mo ng high school lang ng Bible study, di ba? Kasi yung Bible study na to sa high school lang sa ngayon. So, ang ginawa ko, nung wala nang Bible study, end na rin. Wala na. Pero salamat sa Diyos, may ginamit ulit na tao, yung na tao si Lord. Si Carla siya, yung friend ko. Sabi niya, umatay siya ng, ano, ng camp. Sabi niya, sabi niya, sa mga naman ako sa church, nahiya kasi ako eh. Ako naman, wala na magawa. Kasi naman siya nakabihis na sa bahay. Kaya ako. So, yun, bumunta ako doon. Nung nandun na ako sa church, iba yung naramdaman ko na nasa church na ako, yung sabong liwabay. Parang, naisip ko, iba yung gusto kong church, ito yung dito ko naramdaman yung tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi yung isang ritual lang na naniniwala ako sa Diyos, kundi doon ko talaga wala naramdaman yun. Pero, alam natin na si Satanas kumikilos. Nung nag-church na ako, bali yung mga magulang ko, kapatid ko, parang lahat tinitingnan nila yung attitude mo. Diba nung Bible study ka? Pag may nagawa ko ngayon sa bagay, sabihin niya, Bible study ka, ganun yung ugali mo, hindi nagbabago. So, pero sabag talaga ako na, alam mo ko anong ginawa ko na isang malaking pagkakamali. Tinigil ko yung pag-church. Sabi ko, total yan naman pala yung gusto niyo. Ayun, total yan naman yung sinisilit niya sa akin na ugali ko. Sige, hindi na ako mag-church. Tinigil ko yun for 2 years. Nag-backstage ako noon, napakatagal na panahon. Pero, hindi, mabuti ang Diyos kasi hindi siya nagsasawa. Kahit nakasala ka, patuloy siya na nanangusap pa yun. Nung third year of college na ako, may nalit na naman ako sa gym. Pero ito, first time nila yung kwento, nung hindi talaga ako nag-church, napapanaginipan ko pa sila pag-atid eh. Ayun ko yung sinabi ko. Napanaginipan ko sila one time, tapos tatalog, kaya napapanaginipan ko mga tao. Tapos naiyakan sa kanila. Pag iba taga-bilibid ako, nakaiyakan sa kanila. Pag may ipa yung kotse nila, tago ako. Wala, hindi makita nang talakayain na nung kasan. Kasi ba parang ayoko nang bumalik, mahiya na ako. Tapos yung magulang ko, sinisilip yung mali mo. Kahit gumagawa ka ng mabuti, once na naman nakagawa ka ng masama. Butas na yun sa pag-Bible study mo at sa pag-church mo. Yung naging bilang backstage ako. May nakasabay ako sa gym, ang pangalan lang yan, si Ate Cindy, nag-church din siya sa Bukhang UYY. Sabi niya, Ate Sarbet, hindi ka naman ng anniversary. Sabi, yun ko na hiya ako din. Pero ngayon, talagang pinilit niya ako. Saka isang magandang decision yun, ikaw yung mag-decide sa buhay mo, diba? Ang salamat sa Panginoon na pag-decidean ko na atin ako nung anniversary. So, mula na umatin ako ng anniversary, doon na ulit ako na nang balik. Tapos yung final decision na ginawa ko na hindi na ako ulit babalik sa dati. Hindi na ako titigil. Nag-decide ako, di ba? Nasa sa'yo yun eh. Mag-decide ka, hindi ka pinipilit ng Diyos. Kaya sabi ko noon, nandito na ako, hindi na ulit ako babalik sa dati. Never na. Dito na ako, hindi ako titigil. Kahit anong gawin nila sa akin. Ayan. So, nandito na ako, ayan na yung titigil. Kasi ito talaga yung titigil eh. Nakakainis. Ayan, ganoon naman siya. Sinisilip na naman nila, kaya ka na naman umalis ng bahay pag Sunday. Kasi ang pasok kasi nun, Monday to Saturday, nung alis ako, hindi wala na talaga akong time sa bahay. Tapos Sunday, alis ka ba? Para saan? So sabihin mo, mag-church ka. Ano ibig sabihin nun? Ano ka na naman? Luminisip ka lang sa trabaho, ayaw mo lang maglata, ganyan-ganyan. Ano ka lang, ginagamit mo lang yan, pero hindi ka naman talaga dun. Siguro nakita ko dun na, siguro sa attitude din, pag hindi kasi nakikita ng nanay mo, ng magulang mo, ng mga tao na kapaligid sa'yo na wala naman nagbabago sa'yo, paano sino maniniwala ang Christian ka na? Kasi sa pagkakaunawa ko, yung pagiging Christian, hindi yan yung religion. Yun yung relasyon mo sa Diyos. Yung relationship mo sa Diyos. So, ayun. So, napag... Nung one time, hindi naano na rin ako, parang sabi ko, ayoko nang, nag-decide na ako na hindi na ako babalik doon. Na hindi na ako titigil. Tuloy-tuloy na ako, go, go, go. So,
sabi ka nun. Naisip ko yun nung sati ko, yun yung sinitilis nila. So yun yung hinahanap ni Satan, may butas siyang nakikita. So anong gagawin mo bilang isang Kristiyano nang masaktan si Lord? Eh dapat gumawa ka nung ano, kumilos ka. Kasi nandiyan naman ako sa likod mo eh. Ako yung magpapakita sa kanila ng kung ano yung kakaiba sa'yo. So ang ginawa ko nun, sabi ko, tapos sinisilip nila na wala akong ginagawa pag-Santi kasi Monday to Saturday na ako lagi nasa school. Sige, subukan ko nga. Ang ginawa ko ngayon nung ano, salamat sa Panginoon ay binigyan niya ng kasipagan kasi alam naman natin ang katamaran talaga, masarap naman talaga humigil, di ba? Ayun, salamat sa Panginoon. Talaga sabi ko, mag-alarm na ako ng 3 a.m. Nag-alarm ako ng 3 a.m. noon, hindi namin daw sa buhay ko. Sabi ko, dahil naisip ko noon, isip mo, bakit ko kaya gagawin yun? Bakit ka gigising ng 3 a.m? Para ano? Kasi gusto ko mag-church, yun yung dahilan. So ang ginawa ko, gumising ako ng 3 a.m. Pinakwento ko, hindi ako nag-iayabang, kundi sa pinatakita ko na yung Diyos yung nagbigay sa akin ng sipag at sa kalakas nun. So, ginawa ko, gumising niya ako ng 3 a.m. Tapos, naglaba ako. Bilang naglaba, naglinis ako ng buong bahay. At totally, wala lang talagang labahan. Yung pagbumunta kayo sa amin, kasi probinsya kami. Yung parang malawak yung, ano, pagbubatan. Ay, yung ano, tawag doon. Gatid na yung tawag doon. Ayun, ano yan. Maraming kalabas kasi may bayabas kami, meron kami nung dating, ano pa, Sampalok. Eh, dito kamusta rin, ayun na lang, yung dahon na Sampalok. Nililinis ko. Nililinis ko yun. Linisin ko muna lahat. Tapos ang last na gagawin ko, maglalaba ko. Kaya pagkagising ni Mama ng 6, ang ginagawa ko, nagsasampay na ako. Kaya sabi ni Mama, parang hindi man na niya, hindi man niya sabihin. Parang siyempre, deep inside, di ba? Nagtataka na siya, bakit ganun. Pero ginawa ko talaga yun para makapag-church ako. Tapos yun, in the end, yung habang ginagawa ko yun every Sunday, yung Diyos yung kumilos sa buhay ni Mama na pinakita niya na kaya yung ginagawa ng anak mo dahil dito ko yung binibintang sa kanya. Kaya simula nung pinayagan na ako ni Mama, pero hindi na naman si Satan, hindi talaga siya tumitigil, di ba? Parang gusto niya, at gusto naman niya ngayon, parang huwag mong fully dedicate yung day mo, nililimit ako ng Mama ko. Pero salamat sa Diyos, nung nag-church ako, kapag nag-church ka kasi lalo kang lumalawin, nag-mature ka kung ano yung mga natututunan mo. Kasi di ba, pag nag-Bible study ka, may natututunan ka. Higit pa, kapag nag-church ka na, higit yung maturity mo, pag umaatid ka ng Sunday school, na-encourage ka, nandiyan yung mga taong may mas experience na sa'yo. Kaya, mag-miss na ako ito. Napapagod pa rin. Ayun nga, ayun. Tapos, nung nangyayari na ngayon, hanggang sa lumaon, nakikita niya yung mga improvement sa buhay ko na sa paningin niya, mabait daw ako. Actually, sabi ng pinsan ko, iba na daw ngayon yung ambience ng bahay namin. Hindi ko alam kung ba't nag-iba, pero alam ko, Diyos yung kumilos doon. Siguro dati nakikita niya yung parang maingay na, hindi ingay na masaya. Iba yung ingay na masaya, saka ingay na, ano diba, away, like that, gano'n. So iba yung nakita nung pinsan ko, tapos sinasabi, ngayon, alam niyo ba, dati sinasabi ni Mama ko, wag ako pumunta. Ngayon, sa Wednesday ng gabi, di ba alis ka, may prayer meeting kayo? Tapos pag Sunday, minsan pag kunyari 8 na, hindi pa ako naliligo. Tipo may mag-church ka, maliligo ka. So yung Diyos yung kumilos na dumating na yung point na hindi na ako yung dati nag-support, diba? Mag-church ako ngayon ang ginagawa na ni Mama. Ako na ang pinaport na mag-church. Tapos salamat sa Panginoon na unti-unti nakakasama, nakaka-attend siya. Alam diba napansin ko, kasi nung first year in college, hindi ako nag-church noon. Diba yun nga, sabi ko nag-backslid ako. Tapos nag-church ulit ako. Nagkakaroon kami ng topic nung ano, yung dream big, yung mag-expect ka ng maganda, diba? Nagkakaroon ka ng gano'n. Doon ko natutunan yun. Tapos alam niyo ba, kahit hindi ako magaling, kasi hindi naman talaga, maganda lang ako. Ko. Tapos marami din nangangarap na sana maging ganito sila pag graduation namin. Pero alam mo, doon pinakit, naging tapat yung Diyos sa salita niya na kapag kunyari hindi ka naman nasa kanya tapos nag-dream ka ng big, hindi mo yun mauha. Pero once na nasa kanya ka, siya na yung magbibigay sa'yo ng pabor. Kaya salamat sa Panginoon, nag-graduate ako. Alam niyo ba, di mahalata. Ano, binigyan niya ako ng honor. Kaya talaga may pinagpasalamat din sa Diyos. Tapos, dahil sa honor na yun, lalo na nalundang sila Mama. Isipin mo ba naman? Nagkaroon ng gano'n, itsura ko naman. Nalundang talaga sila. Sabi nila, ba't naman sila naging honor to? Ano ko, isipin nila yun, no? Sabi nga nung kuya ko, ano pinagsasabi niyo kung laudian? Oo, ako laudian si Ivy. Ay, pati sila, mga kapitbahay ko, nalundang naman. Alam talaga, wala talaga ako, mas lakas ako sa elementary school talaga. Pero alam mo yung church ako,
doon na nag-start mag-aaral ako, tapos pinagdadasal ko talaga. Nangyari pa nga na yung pinakamagaling sa amin, pinagsama yung dalawang section, eh ang galing-galing niya. So siya na yung benchmark. Kunyari, ikaw, siya yung pinakamagaling. Kapag 85 siya, huwag kang mag-expect na mas mataas ka doon. Kasi siya na yung